Hi mga Bex, so ayan, ngayon gabi na, it's ano na, past 12 na ngayon, and update lang kasi kanina dinala natin si Vienti Jericho dito, yes. And nabigyan na siya ng gamot, and UTI nga daw yung final result, pero hindi na kailangan ni Jericho yung kirot kasi sumasakit daw, so minabuti na lang namin na itakbo sa ospital ulit. Para mabantayan din, kasi hindi namin alam kung anong gagawin kanina kasi umiiyak na siya. Kamusta ka naman, Jack? Ngayon, medyo okay na tayo mga Bex dahil nakirukan na tayo ng mga gamot. Bakit ano nangyari kanina? Sobrang sakit? True, sobrang sakit. Iyak ako na iyak na nililipit ako sa sakit. Huwag na sakuhin niya ng ulitin yung ginagawa niya. Pero may kasalanan eh. Hindi pumiinom ng tubig. Kumahari ng... Lagyan ko ng kadenang leikot kadena niya na may tubig eh. Para panay-panay inom. Hindi ko na pansin yung umiinom sa bahay ng tubig yet. Pero naliligo naman. Naliligo, hindi rin maganda ang ligo. Maglalaba, ang laban niya madaling araw. Eh di pawis na pawis. Tapos gagawin, anong oras na matutulog? Alas 4, alas 5. Ilang oras pang tulog? Pagkagising, maliligo na. O, kulang pa ang tulog mo. Puyat pa rin yun. Dala pa rin ang gawa ng ginagawa niya madaling araw maglaba. Kulang sa tulog lagi. Ayun. Tapos kulang rin sa tubig. Ayun. Yan. Hindi ka daw kasi nagtutubig. Pati hindi nagtutubig. Kaya mga girls, inom tayo ng tubig madami. Huwag na tayo ng self-drinks dahil. Kapag inom tayo na inom ng self-drinks, wala mangyayari kundi magkaka-UTI lang tayo. Like me. Tingnan mo, hindi nakakatuwa. Ang daming tinurok dito na sobrang sakit. So, huwag niyo ako gayahin. Gumawa ng private room para ano, makapag-rest talaga si Jericho ng mabuti. At ma-observe talaga yung UTI niya. Ayan kami, ngayon yung magbabantay muna sa kanya. And i-observe din namin kasi baka mamaya is mamilipit na naman. So, kailangan talaga ng bantay dito. So, ayun ang aloko kasi kanina, di ba? Pagka-uwi namin, kanina parang okay na si Jericho. Kasi nung nandito kami sa baba, nung bumili kami ng gamot, pinainom na namin agad yung gamot kay Jericho nung sa pharmacy pa lang. Tapos sabi niya okay na daw siya, medyo nawala daw yung sakit. Pero pag-uwi dun sa bahay, dun daw kumirot, dun na malipit, tapos yun, tumawag siya, iniiyak siya, tapos yun, kaya inadmit na namin siya para mas maobserbahan din talaga. Kasi, todo jiyak si Bayot Zal. Tsaka kami nakapagsabi din kasi sa amin na pag daw mas kumikirot daw, big sabihin, tumatalab yung gamot. Pero hindi din naman tayo ano, professional. Hindi tayo sure. Okay, wala ta. Sure kung tumatalab ba. Oo. Kaya mas maganda yung tatakbo na talaga. Ayun mga Bex, dito nga, private room yung kinuha ni Kuya Lloyd para mas ma-observe si Jericho ng mas makahiga siya ng bonggang-bongga. Nagkakaalaga siya ng 2,500 per night ng pasyente. So, ayun. Ang private room nila dito is merong cabinet, may television, tapos merong mga ano, mga placards pag may emergency, tapos may kama. Ay. Yan. Tapos may lamesa, ayan, yun din ang... Bukin! Hindi, hindi siya sponsor. Ayan, may lamesa, tapos ayan, meron din refrigerator. Cabinet lang yan. Cabinet lang pala. At syempre may comfort room. Tapos meron tayo pa sofa. Ayan, ito si Kuya. Hello! So kanina nagbulat ako. Paning gulat kaya pa? Kasi sakto, yan kami ni Madam Brian. Tapos tumawag si Madam Ivan. Mari pwede bang i-admit na si Jericho kasi nabili daw niya kaya. Sabi ko, hindi mo hindi niya kaya. Yung sakit daw ng tiyan niya. So I decided, sige, magpa-rise sa hospital para ma-check si Jericho. Pagdating namin dito, napaka-accommodate. Ba't ba ako nakagambaran?
Di pa ka-accommodating ng mga tao dito, mga nurse. Di sa akong si Jessica, sa akong si Declan, ngayon naman si Jericho. Dapat alagaan nyo na ang katawan ninyo dahil marirealize lang ninyo kung gano'ng kasakit mo ospital kapag na-ospital na kayo. Hindi lang yung turok ng karayong masakit. Masakit yung sa bulsa. Ang sakit talaga kuya, ang kirot. kasi usually kasi yung mga BNT, meron sila tatawag na BNP fans. Siguro narinig nyo yung BNP fans. So sa kanya sa maang palad, wala pa silang BNP fans. So nag-abon mo lang tayo. Pero sana please pray for Jeko's fast healing. Kasi ang duty ay talaga sobrang sakit. Mas masakit pa nung nalaman mong may third party involved kaya kayo naghiwalay ng jowa mo. Nakorelate ka mo. Hindi. UTI is urinary tract infection. Malaming cause ito, pero isa sa mga alam ko talaga is hindi pag-inom ng tubig at pagpipigil ng ihi at bad hygiene din. Google lang ninyo. Para sure. Oo. Kaya please drink your water, drink plenty of water, and huwag magpigil ng ihi kasi isa ng cause yan. UTI din si Bebang, if I know. Yes, UTI din. If you remember UTI din si Bebang, i-update namin kayo sa kalagayan ni Jeko. Actually, may mga clip tayo kanina ng itsura ni Jeko. Ito. Ganyan grabe yung iyak ni Jeko kanina. At parang nawala yung pagod niya at yung sakit nung nakita yung si Nina. Yan no. Nagulat na lang ako sa pag-uwi ko na sa bahay pa eh. Tapos pagpunta ko sa ospital na eh. Sana lahat may love life, Jeko. Ano, kain ka muna. Eh, di na lang. Ay. Eh, bawal siya sa matabing style. Bawal? Hindi ako sure, pero parang bawal. Noodles. Sana lahat may jowa, Jeko. Oh, hindi na magtabi na kayo dito. Bakit ka nandito? Meron na yung isin mo. Bakit? Toothbrush na talaga kulang. Wala ka toothbrush kasi eh. Sakit ko siya. Ha? UTI. UTI ang sakit niya. Kiss mo nga, Ina, kung kaya mo. Ayoko yan, kung ako ba? Kiss mo nga. Nag-toothbrush ka na ba? Siyempre di pa. Sa taas. Kuya, kung gulo mo nag-toothbrush. Wala ka rin pala toothbrush, Ina. Meron, kuya, kakaligo ko lang. Hindi lang halang halat, ha? Ayan. Oh, diba ang sitwa niya sa lahat ng jowa? Yung ikaw nalaman ng jowa may sakit na susugod agad sa hospital. Galing pang Pasig, kuya, no? Fresh from the Pasig. Nakaka-relate ba kayo, girls? Hindi po. Number one, kasi wala kayong sakit. Good thing. Yes. Number two, walang pampa-hospital. True. Kaya hilot-hilot lang. Check. Mahihila tumasok ng pa-hospital, wala kayong sakit. True. Kasi mga, ano ba mga broken hearted po? Oh. Hindi po nagagamot sa hospital ang broken hearted. And yung pangatlo, wala kayong mga joke. Nasusukit ko yun. Anong mga payo mo sa mga kabataan nanonood sa atin ngayon? Ano ulit? Anong payo mo sa mga kabataan na nanonood sa atin ngayon? Ang payo sa mga kabataan ay gawin mo uminom araw-araw ng tubig para hindi magkasakit. Lalo na kumain din ng maayos. Kung wala namang makain siguro, makakakain din naman. Kumain! Kung ano meron? Kasi kami wala eh. Wala kami makain, pero ang sabi ko kumain. Kaya lang, pagpapasok sa school, yun, laging hindi kumakain. At hindi ko rin nakikita uminom. Kaya kayo, lagi kayo uminom ng tubig. Kung ano man kainin nyo, maalat, matamis, mas number one uminom ng tubig. Marami. Kung maaaring lang, sumobra sa 7 baso yan sa loob ng isang araw eh. Higit pa. Yan ang gawin niyo, maigi ninyo gawin. Huwag niyo palaging pabayaan yung sarili niyo. Hindi yung puro soft drink. Hindi yung, nainom ako ng gano'n. Anong realization mo? May aral ka ba na napulot? Uminom dapat pala lagi ng tubig. Kasi kapag hindi ka uminom ng tubig, hydration ka rin sa iyo. Tapos, isa pa, kapag puro soft drinks ka nga, yun nga sabi ko nga kanina,
Magkaka-UTI ka. So, i-update po namin kayo sa kalagayan ni BNT Jeko. Sa ngayon, yan lang po ang aming nakuha. Dito na po nagkatapos ang video ng BNT kasi wala na silang masabi dahil tumutak nila itong tumantok na. Okay po, mag-encry. Huwag niyo kumutang mag-subscribe sa mga bakla ng taon at sa kanilang mga YouTube channel. Don't forget to like and share this video. At ang pinaka-importante, ipagdasal po natin ang mabilis sa pagaling ni Jeko. Bye! Bye, Jeko! Bye! Bye-bye!